Di mo namamalayan. Ito na pala ang Diyos-Diyosan mo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Lucas 12 verse 22-23. Madalas dinidiyos ng tao ang salapi sa sobrang pagpapahalaga rito. Ano ang dapat maunawaan tungkol dito? Nagpapalaya ang Diyos nang aalipin naman ang salapi. Ang Diyos sa mulat-mula pa ay nagpapalaya sa tao mula sa anumang nang aalipin sa Kanya. Pinalaya ni Yahweh ang Israel mula sa kamay ng Ehipto. Pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang tao mula sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. Samantala, ikinukulong ng salapi ang tao sa kanyang sarili kaya't siya ay nagiging makasarili. Nawawalan siya ng pagmamalasakit sa kapwa. Tinuturuan ng Diyos na magbigay. Tinuturuan naman ng salapi na maging makasarili ang tao. Nalikha ang karukhaan ng itago ng tao ang kayamanan upang paghandaan ang kanyang kinabukasan. Nagkaroon ng pagkukulang at nawala ang kaayusang ninanais ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ang lahat at hindi ang iilan lang. Nais ng Diyos na maging mapagbigay ang tao taliwas sa nais ng salapi na siya'y sarilinin lamang at huwag ipamahagi sa iba. Pinagliliwanag ng Diyos ang buhay ng tao. Pinadidilim naman ng salapi ang buhay ng tao. Ang taong mapagbigay ay nagiging saksi sa iba tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sinisindihan niya ang liwanag ng kanyang buhay upang makita ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Samantala, tinatanggalan ng salapi ng kapayapaan ang puso ng tao kaya't nagiging masama ang kanyang iniisip sa kanyang kapwa. Siya'y nagiging mapaghinala at magagalitin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. 1 Timoteo 6 verse 10. Gusto ng Panginoon na lagi nating tignan ang ating mga puso at ninanais nito, dahil baka mali na ang hinahangad nito. Alam natin na ang pera ang basic needs ng tao, pero huwag natin kalimutan na ang paghahangad ng sobra nito ay nagdudulot ng kasamaan. Hindi masama ang pera kung ito ay ginagamit sa mabuti. Nagiging masama lamang ito kung ikaw na mismo ang sumasamba rito. Labis na nagiging masama ito na nakakaapekto sa buong pagkatao, mula sa mabuti patungo sa kasamaan. Minsan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilaw sa bitag ng masasamang hangarin at magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya ang mga taong Diyos-Diyosan ay salapi, nag-iiba ang pag-uugali,
Nagiging sakim ito. Ayaw magpalamang, mandurugas, ma-pride, mayabang, mapagmataas at kung ano-ano pa. Tayo'y tinuturuan ng Diyos na makontento kung sapat naman ang ating pangangailangan sa araw-araw. Sapagkat wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at sinusuot sa araw-araw. Matuto tayong makontento at huwag pasisilaw sa mga material na bagay dito sa mundo. Sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, ay umiwas sa sobrang pagpapahalaga sa salapi. Huwag mong hahayaang maging alipin ka ng iyong salapi at ang salapi naman ang iyong Diyos-Diyosan. Sikapin mong mamuhay ng simple, matuwid, matiisin, mapagkumbaba, may pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos na Siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa puso ng tao. Ito ay sapagkat hindi tunay na mararanasan ng tao ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos kung mayroon siyang ibang pinaglalagakan ng kanyang pananampalataya. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Mateo 6 verse 24. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso at isip upang punan ito ng makadiyos na isipan nang sa gayo'y lumaya kami sa pang-aalipin ng mga material na bagay sa mundo. Ikaw lamang ang tangi naming pananaligan, paglilingkuran, sasambahin at dadakilain. Amen. Lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. Thank you.